Welcome to Donmar TV News Channel. Mga balita sa buwan ng Oktubre. Atensya, Congress will be better off with a man, a gentleman like Velasco, not a hooligan like Cayetano. Time to go, Mr. Speaker, House better off with Velasco. Yan! Oh. Sabi ko nga eh, eto, yan yung mga walang brain. Ah, bakit walang brain? Eh kasi alam mo na ngang walang pumapabor sa'yo kung hindi yung mga kapwa mo dilawan, magkukomento ka pa kay Velasco. So sa tingin mo, papanigan ka ng tao. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo yung tao sa sinasabi mo. Pangalawa, okay? Walang-wala ka ng credibility, Mr. Atienza. Tanda mo, isaksak mo yan sa kukote mo dahil wala ka namang ginawa nung panahon mo sa Maynila. Wala siguro magsasabing taga Maynila, sabi nilang, ay, balik natin si Atienza na mayor namin. Ibalik natin yan. O, di ba, kahit galit na yung mga taga Bacolod, sasabihin ng mga taga Bacolod, ibalik natin yan si Atienza. Walang magsasabing ganyan. Bakit? Eh, wala ka namang nagawa sa Maynila eh. Dilawan ka na nga, obvious naman, wala ka pang nagawa sa city mo noon, tapos bigla ka pang papabor kay Velasco, di ano mangyayari kay Velasco? Walang-walang kredibilidad. Ay, nako. Pero sa bagay, merong mag-share sa'yo. Alam mo naman si Thinking, ano... Tinging pugok, talagang pagka nag-share yan, i-share niya talaga yan. Basta against kay Cayetano, share natin yan, kahit si Dilawan yan. Oy, Thinking Pugok, baka gusto mong i-share na rin si Sharon, si Sharon Garin ba yun? Kapatid nung ilalait-lait mo. Tingnan mo yung mga kumakampi sa mga sa bata mo si Velasco. Kung hindi Dilawan, komunista. Ay, ang sabi ko sa inyo eh, kung ikaw Duterte supporter, sinusublo mo sa pader. May diferensya sa'yo. Ang hina mo makabasa. Ultimo nga Malacanang eh, lumalayo na eh. Bahala na mga congressman. Alam ng Malacanang, napanalo na sa congressman eh. May manifesto nang nilabas eh. So sila, bahala na. Wala, anong agreement? Hindi inuulit-ulit na Malacanang yung agreement. Sinasabi niya, bahala na, nirerespeto ng ating Pangulo ang mga congressman. Tingnan niyo ito ha, may maganda ito. Maganda rin itong... Paano ba ito to? Baka kaya na hindi umaalis si Duque sa Malacanang dahil na-appoint siya ng WHO. Kaya nga, ay nako, Michael Eduardo Fernando. Alam mo, everything now makes sense. To me ha, to me, everything now makes sense. Why the president is not removing Duque? Okay? First, totoo yung sinabi niya na wala naman siya nakikitang masasabi nating evidence na siya ay talagang nagnakaw. Di ba yun naman sinabi ko ever since noon? Sa tingin ko, hindi naman siya magnanakaw. Sa tingin ko, pinabayaan lang niya. Yun ang aking clear. Although, sa akin, hindi pa rin ako pabor doon. Kaya lang, removing Duque, which is I want, gusto ko matanggal si Duque, eh, I trust the call of the president. Pero dahil sa pagpasok sa kanya sa WHO bilang ano, bilang chairman ba yun o president nung dito sa bansa natin, sa malapit dito. Ewan ko basta ano yun eh, parang Asia lang ata. I'm not sure ah. Ngayon ko lang nakikita na mukhang may dahilan si Pangulong Duterte kung bakit niya in-stay si Duque. Ang galing. Sabi ko iba talaga, iba. Iba talaga mag-isip si Pangulong Duterte. May ginawa ex-mayor namin sa GMA 7, yung mahal kong Maynila. Oh, siyempre sabi niya, libre daw yun. Pinagmalaki niya pa yan, na walang gastos ang gobyerno, ginto-ginto. Pero sa ano, winungin yun. Eh, kaya mo gustong lumabas dyan kasi meron kang national... may dream ka na pumasok sa national, which is maybe... Kaya ka-epal ng epar dyan, gusto mo maging senador. Diba? Ay, nako. Ito nga eh, tingnan nyo ha. Panoorin lang natin itong... Ito, wait lang ha. Ito, kasi maganda rin itong sinabi ni Mr. Ito po, personal lang. Panoorin nyo ito, no? Ito. Alam nyo po sa Senado, dahil 24 lang po, simple ganda lang. Ganda to. Pagka may pirmahan na 13,
hindi na magtatagal yung Senate President. Sasabihin na sa inyo, magkakamayan na, very gentleman or very honorable, kung babae naman po yung magiging Senate President. So dito po, dahil po halos 300 kami, no? Dahil meron po mga nauna na sa atin na ibang kongresista, kung meron kang a little bit more than 150 na listahan, Western Pacific, ipakita tama. Lang, gentleman naman po tayo. Ang hirap po kasi yung nanggugulo, chaos, intriga, you have the numbers, we have the numbers. Eh kahit ilang beses po ako magpapirma po dito, pumipirma. Pagka sa kabila po, kay Congressman Velasco, panay salita, di ba? Walang warm bodies, wala pong pangalan. So, why don't you ask them to sign na categorically, sila na, dalin mo dito, 160, 165 yung listahan, i-check ko lang kung wala rin nakapirma sa akin. Kasi ito lang advice ko kay Congressman Velasco. Pag ang pabaon mo ay salita, ang iuwi mo ay balita. No? Hindi pwedeng salita lang, di ba? Kasi dito po sa rules sa House of Representatives, you need a majority of all members of Congress to elect a speaker. And we're in the middle of the crisis. Ilan linggo na pinag-uusapan ang speakership? Pwede bang tanggalin na natin sa topic yan, tapusin na natin? May numero ka, pakita mo sa akin. Wala kang numero, tumulong ka sa budget. Start going to work, pumasok ka na, welcome ka dito, welcome lahat kayo. Doon po sa mga sinasabing casualty sila, well, stop politicking and start working, no? So, God bless you, mga kababayan. Asahan nyo po na tuloy-tuloy po tayo lahat sa gagawin po natin, no? Isang comment na mabilis po. May nagtanong dito, word of honor. Tignan nyo po lahat ng interview ko at tignan nyo po lahat ng meetings namin. From the start, ang sinabi ko, Mr. President, ako po ay nag-volunteer sa iyo, ako ay committed, nangako. September 29, 2015. So, nung tinanong ako na magiging speaker, nasa DFA ako, I asked him, sabi niya tuloy. Nung tinanong, pwede bang term sharing, ikaw masusunod, Mr. President. Sinong una, ikaw masusunod, Mr. President. Sa huli namin pagpupulong, nung tatlo lang kami, plus Senator Bongo, yun din ang sinabi ko, Mr. President, ikaw masusunod. So, yung pong, yung akin po hindi nagbabago. Eh, ang sabi po ng Pangulo kay Congressman Velasco, patapusin mo na si Alan sa December. Wala naman may akalain ng nitong ano, di ba, nung COVID, yung konteksto ng pag-uusap at ayaw magulo yung budget. Si Congressman Velasco ang ayaw sumunod sa Pangulo. That's why the next day when I went back, very clear naman ang sinabi ko sa ating Pangulo. Boss, kung siya na ang gagawa ng budget, siya na kasi gugulo pa kung dalawa pa. And very clear naman yung pagsabi sa akin. And that's what I'm doing now, no? So mga kababayan, please don't lose faith in the House of Representatives, because despite yung nasa balita parate ay bangayan sa speakership, nagtatrabaho po ang mga members of Congress. Napakarami namin po dito, yung mga nasa probinsya po, kahit may COVID, nagtatrabaho. They're doing all they can to bring the resources needed to you to protect lives and to rebuild the livelihood. So, magandang hapon po sa inyong mga kababayan. Don't worry about us dito sa house, no? We will continue working. And sabi ko nga sa mga congressman, it's not enough, and congresswomen, it's not enough to work harder. We have to work smarter. Yan! And remember, hindi lang distrito, may mga party list tayo representing the different sectors. So may mga partners tayo dito para lahat ng problema, maging sa OFWs, maging sa senior citizens, maging sa farmers. Teachers po natin ngayon, maraming problema sa opening ng klase. But napakagaling po ng ating Secretary of Education, si Ma'am Briones. She really gave her life to public service, kaya kami sumusuporta po talaga sa kanya. But they need more resources. So dun po sa mga nagdo-donate, mga private sector donors, maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong masasawa. Kung may mabubunot pa po, please tulungan pa rin natin ang ating mga kababayan. Ayan. Oh, ayan ha, malinaw na. Kung may numero ka, Velasco, ipakita mo. Huwag puro daldal. Puro ka ano ka eh, talk check eh. Ipakita mo kung meron ka talagang numero. At kung may numero ka naman, wala namang problema eh. Imposibleng, ano, by rules. Rules ng ano yan, ng kamera. Pag umabot ka na, kaya mo nang... Alam mo ba ganito yan, ha? Para lang ito, ha? Ito.
Para lang sa kaalaman ninyo, ito ngayon ko lang din nalaman to, tinanong ko sa isang congressman. Paano ba mapababa yung speaker? During the session, 50% lang nung umattend. Halimbawa, okay. Ang umattend lang sa session, eh kunwari lang ha, 10 lang. 6 lang magsabi doon na we declare the speakership vacant. Deklarado ng wala. Okay. Although, para maglagay ka ng bagong speaker, kailangan i-convene lahat ng mga congressman. Okay? But the point, umattend lang 10, kunwari sa plenary lang, umattend lang 10 o sa quorum lang, magkaroon lang ng quorum na kunwari umattend, o sabihin na natin umattend lang 100. 51 lang magsabi, we declare the speakership vacant. Bakante na yun. Pero paano ang botohan, nomination? Yun ay buong plenary, patatawag na lahat. Tsaka magbobotohan ng speaker. Eh doon pa lang, hindi na kayo mananalo eh. Bakit? Puro kayo absent, puro kayo tamad. Walang umaattend sa inyo. Paano? Inang niya, no? Sabi ko nga eh, eto na lang sabi ko, maglalagay ng kalaban to si speaker. Yung kalaban niya, bobo talaga ng todo-todo. Sagad sa kabubuhan eh. Hindi umaattend. Paano mo madideclare na vacant yung seat? Sasabihin nyo, marami kayo, pero ilan lang kayo nagsasalita? Wala. Eto, magbilang kayo ng nagsasalitang pumapabor kay Velasco, wala pang 10. Tapos sasabihin nyo, marami kami, may numbers kami. Pambihira. Eh, balita ko nga yung araw na pinasa yung budget. Alam nyo, balita ako sa loob ng Congress. Para daw arena, parang alam mo yung mga gladiator, ganun daw, sa ingay. As in, nagsigawan sila, yes, nagpalakpakan. Kasi it was a wise move. Kasi, hindi naman pangit sa term, ha? Pero buraot na yung mga congressman doon dahil dinidelay lang ng iilang mga meron kasing mga buwisit na congressman talaga, yung mga delay lang para lang masabi nila na merong nagtanong ako, nagmagaling ako, inistorbo ko. Eh alam, kasi may tiwala na yung camera sa ginawang budget ng executive branch. Maganda yung presentation, maayos lahat, everything is smooth. Kaya lang may mga konting epal. Kaya nung pinasa daw ni speaker kaya tano yung budget, nagpalakpakan daw halos lahat ng mga congressman doon except yung mga, alam mo na, yung makatae black. Na makabantay, parang bantay yan, NPA ang datingan. Para lang naman. Ang sabi ko eh, paano mananalo ito si Velasco? Yung mga kakampi niya, tae, puro dilaw, naiilan lang. O ito ha, sabi nila yung PDP, partido ng presidente. O ilan lang kayo? Eh bakit ilan lang kayong PDP?